Pagkakamali mong scammer ka is sinend mo yung full name mo sa ini-scam mo. Ayan, mode of payment daw. Dito po magbayad transfer fee. GCash payment kay... Yari ka sa akin. Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video, as you can see in the title nga, ay may i-share ako sa inyo na panibagong modus, panibagong way ng panghi-scam ng mga nagpapautang online, specifically sa my Facebook. At kaninang umaga nga, gigil na gigil ako, talagang hindi ko na palalampasin ka ako yung araw na to hanggat hindi ko nagagawa ng video to dahil ang dami na niyang na-scam. Ayan, kaninang umaga kasi meron akong nakita na tinadtad yung post ko sa may Facebook page ko ng ganito. Ayan, babasahin ko para sa inyo. Sabi ni Gabriel Valencia, ayan, wala kang awa, nangako ka na makaka-loan ako, pero hindi pala. Inutang ko lang po yung pera na hiningi nyo dahil akala ko legit kayo. Manloloko, walang awa. Sana makonsensya at makatulog din kayo sa mga ginagawa nyo sa kapwa nyo. Ayan, tinagtad niya yung mga post ko. Kaya ako, parang 4 a.m. yata to or 5 a.m. ko nakita. Napapost agad ako at pin-DM ko na nga siya. Sinend ko screenshot na bakit ganon yung mga sinasabi niya sa may Facebook page ko. Ayan, bakit ka ako nagko-comment siya sa lahat ng post ko? Ano ka ako yung problema? At dito ko na nga napag-alaman na meron palang nanggagaya sa pangalan ko at sa my picture ko. Ayan, kinuha yung picture ko doon sa Facebook page ko at nang i-scam nga. Pero take note, buti na lang naalaman ko yung buong pangalan ng tao na to. Kaya pwede ko tong i-report. Kasi kinuha niya yung picture ko at ayun, ginagamit pang scam. Kaya itong video na to, for awareness na din, maging vigilant kayo, maging matalino kayo. Pagka mangungutang kayo online, huwag na huwag kayong makikipag-transact, huwag kayong magbibigay ng pera kahit na magkano, para lang makuha yung ilo-loan nyo. So, yun ay scam, huwag na huwag kayong magsesend. Ayan, in-scam yung kuya ko, in-scam mo, meaning ako daw. In-scam ko daw yung kuya niya, ire-report ka namin bukas, asahan mo, maban ka. Mga manluloko, wala nga masain yung tao, nakukonsensya nyo, magpakain sa pamilya nyo nang galing sa scam, grabe. Pagka ganito, check nyo muna yung Facebook page kung talagang legit at tumawag kayo, makipagtawagan kayo kung talagang yun yung katransak nyo na tao. Kasi marami nga ngayong scammer. At ayan, sabi ko, caps lock, nanggigigil kasi ako dito. Sabi ko, hindi ako yan. Bago kayo makipagtransak, hanapan nyo ng ID, i-video call nyo at iba pang pruweba na ako nga talaga yan. So, hindi ako nagpapaloan talaga, never, FYI. Never ako nagpaloan sa tao. So, ako ay nagre-review lang. Pero hindi po ako nagpapautang. Chinek ko nga yung pangalan ko at may lumabas nga. Dito merong 7 likes na at 11 followers. At eto, nakalagay nga in-screenshot or i-share niya. Ayan, i-share niya yung video ko about Una Cash, which is sobrang tagal na nito. At eto yung ginagamit din niya na pang-scam na video. At sabi pa niya, officially endorser, loan application fast deals. At meron na ngang isang review galing kay, hindi ko na din babanggitin yung pangalan, basta meron diyang review. Sabi, ayan, minura pa, mga peki kayo, another gimmick scam, gagawa lang istorya, kapang loko lang. Check nyo na lang din, paki-report itong Alisa Nevado na may 7 likes at 11 followers. At nag-post na nga ako sa aking official na Facebook page. Sabi ko, paki-report po itong manloloko na ito. Ginagamit ang name at picture ko para makapanloko. Ayan, paki-report po ito nang wala ng maloko na mga, ayan, nangangailangan ng pera. Tapos, chinek ko din yung inbox ko. Ayan, sa Facebook page ko. At meron pa ngang isang na-scam. Grabe. Dito nga pala kay Gabriel, chinek ko yung nakapangalan na Joe. Ayan, alam na alam ko na yung pangalan mo. Ikaw na nang i-scam, lagot ka sa akin. So, yung una, sinendan siya ng 500 pesos. So, sabi nung fake na page, congrats po ma'am, sir, na-release na po ang amount of loan. Need na lang po natin ng advance payment. Para saan? 1,999 para sa ating security deposit. Bakit kailangan ng security deposit? So, yan po is magagamit po natin sakaling hindi po tayo makapaghulog ng isang buwan para po
sa inyo din itong kalokohan mo. Ano itong sinasabi mo? Hay nako, mga gimmick talaga. So sabi, ma'am, wala po akong advance payment. Baka po pwede ikaltas na lang po. Ay nako po, bakit kayo papayag sa ganito? Nanghiram lang po kasi ako ng GCash sa kapitbahay. Ma'am, nagmamakaawa po ako kasi hiniram ko lang yan. Baka kung pwede, pakibalik na lang po. So, this time, parang naisend na niya sa may GCash. Tapos, nagpapasend pa nga itong fake na page na to ng 1,999. Kinaltasan mo pa talaga ng piso para maging 2,000. Grabe ka. Ayan, so kung ito po ay legit talaga, baka po pwede niyong ibawas na lang sa loan amount, which is totoo naman. So tama nga naman kung ito ay legit, hindi nyo na kailangang magbigay ng pera para dito nga sa may advance payment na to, security deposit, dahil ikakaltas na nga dapat ito sa may ilo-loan nyo. So sabi pa niya, wait po, paliwanag ko lang po sir. Sabi, alam nyo naman po siguro yan, kahit po sa rental houses and lote ng lupa, may ganyan po para sa ating security deposit. So para sa inyo din naman po ito, para kung hindi po kayo makapaghulog ng isang buwang hulog, may makukuha po ang Suki Financing Corporation, kung tawagin po ito ay emergency funds, kalokohan mo. Anong emergency funds? At ito yung isa ko pang nakita na nag-message sa akin. Ayan, sabi niya, pa-refund na yung 499 ko. Ibig sabihin, nakapag-send na din siya. So ito, hiningi ko yung transaction din nila nung fake na page na to, at ito yung sinend niya sa akin. Ayan, kay Una Cash, lagi kang mauuna. Ay nako, naloloka talaga ako dito. Nagigigil ako sa iyo, ah. Sabi niya, just need only one valid ID. We offer 50,000 pesos for first loan with 1% interest. Napakababa naman ang interest mo. Please type proceed to process your loan. At ito nga, for security deposit daw. At nireplyan naman siya nitong nangungutang. Ikaw po muna mag-send ng 1999 sa kanila at ibalik ko po sa iyo after ng release. Sige po, kung ayaw nyo po, pa-refund na lang ako ng 499 ko. If you are true legit, send it back my 499 pesos. So ang sabi nung fake na page, ma'am, kung meron lang po ako, ma'am, tutulungan ko po talaga kayo. Nagigigil talaga ako sa iyo eh. Kaso po ma'am, walang-wala po ako ngayon. 500 lang po ang pwede kong ipahiram sa inyo. I trusted you, Miss Eliza Nevado, kahit di kita kilala. Ayan. Trusted naman po ako and may YouTube account po ako. Oo, kinuha mo nga yung link ng YouTube ko at nilagay mo dyan sa may fake na Facebook page. So ayun, talaga lang kailangan po ng ng company ang assurance. Sana po is maintindihan nila. Hindi na po ako para magloko sa ganyang kaliit ng pera. Naku, naku. Maliit po pero pinagpaguran. Ayan, sige po. May final decision na refund my 499 pesos. I'm waiting. Okay po, refund ko na lang po. GCash nila. O, tapos binigay naman yung GCash pero ala na, couldn't send na yung mga sinesend na message. O, tinakot pa ako ni Madam M. Sabi niya, ayan, or else i-post ko to. Hay naku, scammer ka pala. Naku po, scammer yung kausap nyo. And that's not me. Kaya ayan, ang sabi ko, excuse me po, please read my post sa Facebook page. Hindi ako yung kausap mo. Fake page po yan na ninakaw ang name at photo ko. So yan yung mga bagong gimmick ngayon sa Facebook page. Naglipa na sa Facebook. Ayan, gumagawa sila ng Facebook page. Naglipa na silang lahat. Napakarami. Ipopost ko din yung mga names niyan ng Facebook page na yan na mga nakapang-scam na. At gagawin ko nga ng separate na vlog yan. Gagawin ko ng video. Ipopost ko lahat or sasabihin ko lahat ng mga scammers na yan sa my Facebook page na napakarami. At ayan, imbis na makatulong sa kapwa nila Pilipino, ay talagang kukuhanan pa ng pera. At yung iba nga is pinangutang nga yung advance payment na yan para daw makuha yung ipapaloan ko, no. So yun, lagi ko sa inyong sinasabi, huwag kayong magpaloko, huwag kayong magpauto sa mga ganyang gimmick kasi hindi nyo naman alam kung legit ba yung kausap nyo na yan, at lalo na kakagawa lang ng Facebook page. Hingan nyo ng ID, i-video call nyo, tawagan nyo, at nakalimutan ko, ito yung pangalan mo. So ito lang naman yung pangalan ng nang i-scam sa inyo. Pagkakamali mong scammer ka is sinend mo yung full name mo sa ini-scam mo. Ayan, mode of payment daw. Dito po magbayad, transfer fee, GCash payment kay Jocely Lewis.
Yarika sa akin. Ayan, yung number niya, ayan, 09946452246. So, huwag na huwag kayo dyan makikipag-transact. So, Jocelyn Lewis, lagot ka sa akin. Ginagamit mo pa yung picture ko at yung pangalan ko para makapang-scam. Lagot ka sa akin talaga. So, ayan, sa mga makikipag-transact or makikita itong Facebook page na to na fake, paki-report po. Yung kagagawa pa lang para wala nang mabiktimang iba na kapos na nga sa pera ay peperahan pang lalo. So, yun lang. That's it for today's video. Sama-sama tayong mag-report dito sa may fake na to. At yan ay si Jocelyn Lewis. So, yun. Si Lord na lang bahala sa'yo sa mga na-scam mo. Maging mabuting tao ka sa kapwa mo. Hindi yung buong buhay mo mang-i-scam ka lang. Tandaan mo, may karma lahat ng ginagawa mo na yan. So, wala mang nakakakita sa'yo. Pero, Chuck, alam ko may company kayo. Ayan, makakarma din kayo. So, intayin nyo na lang yung karma ang gumante sa inyo. At sana makonsensya kayo sa mga na-scam nyo, nakawawa din at talagang hirap din sa buhay kaya nangungutang pero lalo nyong binabaon. So, yun lang. That's it for today's video. Samahan nyo akong i-report itong fake na to at si Jocelyn Lewis. So, yun lang. Thank you for watching. At see you on my next vlog.